Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share, comment down below kung ano ang iyong kurkuro opinion sa ating pag-uusapan ng trending news ngayon. Yes, kapapasok lang po ng balita, lalo na sa mga OFW dyan. Ako, kailangan nyo na i-check ang iyong BPI account. Yes po mga Kabibig, para yata ang nag-aalboroto ang BPI ngayon. Marami ang post sa Twitter, sa Facebook na anong bang nangyari sa BPI? Na-hack? May mga pera na wala? Ako po, ito ang naman ang sabi ng BPI. Advisory, some ATM, CAM deposits, POS, and e-commerce debit transactions from December 30 to 31, 2022 were posted twice. So, kung posted twice, two times kayo nadidakan. Ako po, pag nag-withdraw kayo ng 10,000, twice kayong makukunan ng 10,000, 20,000 yan, color key. Kaya marami ang nag-react ngayon na parang nawalan sila ng pera. Ano nangyari BPI? Sabi ng mga ibang mga komento dito na this is the second time around BPI. Sa kapapasok pala ng bagong taon, ganito talaga ang isyong ibubungad nyo sa mga customers nyo. Hala. Sabi pa ng BPI, we are already working to reverse the duplicate transaction. Rest assured that your account is safe and secure. Thank you. Oh, yun ha. Yun ang official statement ng BPI sa kung ano ang nangyari at ano ang kailangan ginagawa ngayon. Sabi nila, we are already working to reverse. So, dapat ang gawin nila, ibalik nila yung perang nakaltas twice, duplicate transaction. Pero huwag kayong mag-alala mga BPI customers kasi your account is safe and secure. Sabi naman dito, may nagpapasalamat naman sa BPI. Sabi dito, thanks BPI, system errors do happen most especially when voluminous transactions are processed such as during the year end. I trust BPI. Ito pa. Lagi na lang may ganitong issue. Change IT na yan. BPI, ayusin nyo po yan agad. Nawala na po ako ng isang baby boy dahil dyan. New Year pa naman. Humanang Pasko, oy. Karon pa mong magpinaskuhan, BPI. Yung transaction on weekends na debit ulit. Pero don't worry, mababalik naman po yan. O, yan po ang mga ilan-ilang mga komento ng ating mga netizen. Pero nag-agaw pansin itong komento ng isang pinaka-chismosa, ina ng mga chismosa. Ito ang si Senyora. Nag-comment si Senyora sa BPI Facebook fanpage at ito ang kanyang sinabi. Saan ba magandang lumipat na bank? Para yatang maglilipat na si Senyora ng kanyang mga transactions. Parang ayaw niya yan sa BPI. Maraming natawa sa komento ni Senyora pero alam niyo naman, eh Senyora, 'di ba? Influencer din ito. Nako po BPI, mahirap pag ganito ang gagawin ni Senyora kasi marami din itong followers si Senyora. Sabi pa naman, hindi ako papansin lang, sabi ni Senyora, may account talaga ako sa BPI. Nako, ito, we are unable to provide access at this time. Please try again. Diba? So hindi lang pala napapansin Senyora, totoong may bangko siya or may deposit, may pera siya sa BPI. Kaya nga, ang sabi ni Senyora is maghanap siya na kung ano ang magandang pwedeng lipatan ng kanyang pera. Nako po, mahirap iyon kasi influencer yan. Ito naman ang iba-ibang komento ng mga netizens sa Twitter. Sabi nila, don't panic daw. Ganun talaga ang mangyari kagaya ng naiya. Nag-traffic ba di umano mga transaction? O boss, pera ko sa account. Trash up yan, BPI. Nako po, 6,000 sa akin. Paano di magpanic? Then the office mate ko, 13,000 ang nakaltas.
So, nagsalita naman ang BPI kung ano ang nangyari. So, kailangan lang i-reverse ulit yung mga double transactions para maibalik naman yung perang nawala ng kanilang mga customers. So, sinabi naman ng BPI, rest assured, pero yung mga account nyo is safe and secure. Buti na lang wala akong account sa BPI. Baka mawindang ako kasi sometimes hindi ako nagbabasa sa mga Facebook, sa mga social medias ko kung ano ang nangyari. Baka natawagan, tinawagan ko na ulit yung BPI. Meron mang ibang tumawag sa BPI hotline center at customer service nila, pero hindi daw, anong tawag dito? Hindi daw sumasagot. Baka, ano lang, madaming tumatawag at hindi lang ma-cater lahat ng mga questions, queries. Alam mo naman, ang Pinoy, madaling magalit, magaling tumaas ang presyon, ang dugo, lalo na pag pera ang pag-uusapan, di ba mga kabibig? Malaking pera. For example, nag-withdraw ka ng 100,000, tapos pag-check mo ng account mo, nawala 200,000 na. So, natural, mawiwindang ka talaga. Sabi ng iba, na-hack o ninakawan sila ng BPI. Hindi po. Ginagawa na po ng paraan ng BPI na ma-reverse po yung duplications transaction. So, wag na po kayo masyadong nega. Wag na po kayo masyadong i-bash ang BPI. Pero in fairness naman, ito si senyora talaga naghanap ng bagong bangko kung saan pwede niyang but maybe he wanted to transfer all the money na meron siya. Marami namang tumawa sa comment ni Senyora na baka drama-drama lang Senyora, pero alam niyo naman si Senyora, influencer yan, mahirap naman pag ganito. Baka may mahatak si Senyora ng mga followers niya. Baka ang iba ay ano din, mag-transfer din ng ibang bangko. Mahirap yan, di ba? Mawala ng customer ang BPI. Ako, anong bang nangyari, no? Bakit normally mag-reverse, anong tawag nun? Madadaming transactions. Pero, ganun talaga ang mga pangyayari. Kagaya ng NAIA, di ba? Air traffic. Tapos, ang kanilang rason, si BBM daw. Si BBM talaga ang parating may sala nito. So, sa BPI ngayon, si BBM na may sala. Kasalanan nito. Ay, nako. Wala talagang, nakakatawa ang mga Pilipino sa every now and then. Madaling ma-stress ang Pinoy. At madaling silang mambintang sa kung sino ang pwede mabintangan para, ang tawag dito, escape to reality. Nako mga kabibigyan, po ang ating latest trending news. Hindi po na-hack ang BPI, kundi nagkaroon lang po ng duplication ng transactions. And don't worry po, maibabalik naman po ng BPI ang nawalang pera ninyo. Rest assured, yung account nyo is safe and secure. Yan po ang sabi ng BPI. Later on, baka maglabas na ng official statement ang BPI kung ano po ang nangyari at may ganitong glitch na nangyari sa mga transactions nyo. May pera pa rin kayo, huwag kayong mangyari. So yan lang po mga kabibigan, ating latest trending news. And don't forget to like, subscribe, share, comment below kung ano ang iyong kuro-kuro opinion. Pakicheck nga ang iyong BPI account nyo. Baka malaking pera ang nawala dyan. Bye everyone, see you next time.